Welcome mga ka-RC sa pagtaas ng bilihin ngayon, lalo na sa mga nakaraang buwan. Ano pa kaya ang mga dapat gawin natin para kumita ng dagdag na pera? Alam niyo, sa panahon ngayon na pandemya, isa sa patok na negosyo sa Pilipinas ang pagtatayo ng sariling online shop. Mapag-gadget, accessories o damit, pagkain, lahat yan pwede mo ibenta online katulad ng Lazada at Shopee. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano magsimula ng negosyo gamit ang internet at social media. Ngayon, kung ready ka na kumita ng extra money, just finish the video. Number 1, pumili ng produkto na ibibenta. Ang pinakaunang step kung paano gumawa ng online business ay ang pagpili ng kung ano ang ibibenta mo online. Pwede ka magbenta ng produkto na uso at patok na patok ngayon. Katulad ngayong pandemya, maraming tao nangangailangan ng mga hand washing soap, sanitizers, alcohol, face mask at face shield, kung saan pwede mong gawing oportunidad para magbenta dahil marami ang interesado at nangangailangan ito sa panahon ngayon. Kung ayaw mo naman nakiuso sa trends, pwede ka naman magbenta ng unique at one of a kind na produkto na nahanap lang sa lugar nyo. Kung magaling at mahilig ka magluto o magbake, pwedeng-pwede rin itong maging paraan kung paano magsimula ng negosyo sa loob lang ng bahay. Kung tutuusin, marami talagang bagay na pwedeng ibenta online ka-RC. Kailangan mo lang talaga mamili ng bagay na gusto mo at kaya mong ibenta online. Number 2, humanap ng katiwalang supplier. At dahil alam mo na ang gusto mong ibenta ay sa iyong online shop, ngayon naman ay kailangan mo na maghanap ng supplier ng iyong produkto. Maraming mga wholesale provider na willing maging direct supplier for online shop. Kailangan lang ay kausapin sila para makakuha ka ng mura at sulit na deal para sa iyong online shop. Para makahanap ng supplier, maraming offers sa mga sites tulad ng OLX, Lazada at Shopee. Meron ring mga online pages ang mga suppliers na ito tulad ng Facebook at Instagram. Pero kung gusto nyo naman makita mismo ang produkto na iyong bibenta, pwede kayong mamili at makipagnegosyo sa mga bagsakan ng mga murang paninda tulad ng Baclaran, Divisoria o Taytay. Ang number 3 naman, alamin at aralin ang kompetisyon. Hindi maiiwasan ang kompetisyon sa isang negosyo. At isang matalinong strategy kung paano kumita online ay ang pag-research sa mga kakompetensya mo ng paninda. Hanapin mo sila sa social media tulad ng Facebook o Instagram. Kung ikaw ay isang reseller ng mga damit, tignan mo ang mga online shop na may kapareho kang paninda o produkto. Aralin mo ng mabuti kung ano ang mga ginagawa nila para kumita online. Kapag inaral mo kasi yung mga ginagawa ng mga kakumpetensya mo online, pwede kang makakuha dyan ng dagdag kaalaman o idea at inspirasyon na rin para mapabuti ang iyong negosyo. Kung sa tingin mo ay kulang sa mga discount o offer ang mga kakumpetensya mo, pwede mo itong gamitin at maging advantage sa kanila sa pamamagitan ng pag-o-offer ng mga sulit deals para sa iyong magiging customer. Sa pagsaliksik sa iyong mga competitors, ay malalaman mo ang mga bagay kung saan ka magpo-focus muna para maiba at mag-stand out ang iyong online business. At ang pang-apat, mag-research tungkol sa target market. Kung alam mo na ang mga competitors mo sa iyong online business, ngayon ay aalamin mo naman ang iyong target market. Ang target market mo ay ang mga tao o grupo ng mga tao na bebentahan mo ng iyong mga produkto. Ang pagkilala sa mga bebentahan mo ay isang siguradong paraan kung paano kumita sa online shop para makakuha ng specific target market sa iyong produkto. Alamin sa mga competitor ang mga madalas bumibili ng produkto sa kanila. Para makakuha ng specific na target market,
alamin ang kanilang gender, edad at interest para madali mong makuha ang kanilang atensyon online. Kung kilala mo ang iyong mga customer, mas madali silang makaka-relate sa iyo at sa iyong mga posts. Kaya't siguradong magiging malakas ang benta mo dahil alam mo na kung paano kumita sa online shop. At ang panglima, humanap ng madali na payment option. Isang konsiderasyon kung paano magsimula ng negosyo ay kung paano magbabayad ang mga customers para sa kanilang binili. Isang madaling paraan ay ang magbukas ng panibagong account sa isang bangko at doon ay pwede silang mag-deposit o mag-transfer ng kanilang bayad. Kung hindi naman pwede ang bank transfer, pwede mo i-suggest na lumapit sa pinakamalapit na pera padala or pawn shop para magbayad. Kung sa Lazada at Shopee ka naman magbibenta online, kailangan mo rin ng bank account para mabayaran ka ni Shopee at Lazada. Ingat lang sa pagbabahagi ng impormasyon ka-RC. Siguraduhin mo muna na sila ay sure buyer bago ibigay ang iyong bank details at personal information. Gawin din na requirement at pagpipicture ng resibo kapag nakapag-deposit o nakapag-transfer na ang buyer ng pambayad sa kanilang binili. At ang pang-anim, pumili ng maayos na delivery system. Dahil walang physical store ang mga online shop, kailangan ay humanap ka ng paraan para i-deliver ang iyong mga produkto. Marami na ang mga delivery system at mobile app na pwedeng gamitin para maipadala mo ng maayos ang iyong mga produkto. Lalo na ngayong pandemya na ang halos lahat ng customers ay umaasa sa delivery para makaiwas na rin sa sakit at hassle. Isang trick kung paano kumita sa online shop at mapadali ang pagpapadeliver mo ng produkto ay ang bulk delivery. Mag-set ng deadline kung hanggang kailan pwede magbayad ang mga customer para umabot sila sa delivery date ng linggo or buwan na ito. Gawin mo ito para maayos ang pagkolekta ng bayad at pagpapadala ng produkto na naaayon sa schedule mo. At ang pampito ay mamili ng online platform para magbenta. Ngayon at alam mo na paano sumali sa online business, oras na para simulan ang pagbibenta. Marami ng paraan at platform para magtayo ng online shop. May mga online stores na social media tulad ng Facebook, Instagram at kahit sa Twitter. Pwede rin gumamit ng mga e-commerce platform tulad ng Lazada, Shopee, OLX, Beauty MNL at para magbenta. Kung nasaan ang na-research mo na target market ay doon ka mag-focus at mag-push ng ibebenta mo. At ang pang-8, mag-isip ng catchy name para sa online shop. Sa paghanap ng platform para kumita online, syempre, kailangan gumawa at mag-isip ng pangalan para sa online shop mo. Mag-brainstorm ka ng mga posibleng business name na bagay sa mga bebenta mo. Kung hindi mo kaya mag-isa, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan at pamilya mo. Baka may magaganda silang suggestion para maging matunog ang pangalan ng iyong online shop. Malay mo sa witty name pala ng online shop mo ang susi kung paano kakikita sa online shop. At ang number 9, invest in good quality photos. Dahil online ang bentahan, kailangan Instagrammable at shareworthy ang mga picture na ipopost mo online. Siguraduhin rin na malinaw at nasa focus ang makuha sa produkto. Kung damit ang ibibenta mo, magbigay ka ng iba't ibang klase ng shot. Isang malayo nakita ang damit, isang malapitan para makita ang quality o kapal ng damit, at isa namang nakasuot sa model para makita ng customer ang itsura ng produkto. Kung pagkain naman ang ibibenta mo, gawin mo namang maayos at katakam-takam ang mga kuha para makakuha ng atensyon ng mga kita at mapapabili sila sa tingin pa lang. At ang pansampu, magsulat ng engaging captions. Para suportahan ang mga gandang kuha mo sa produkto, kailangan maayos rin ang caption na iyong isusulat. Ilagay ang mga detalye ng produkto mo, ano ang mga special features nito, anong tela ang ginamit, anong size at length nito,
Importante na sabihin mo ang unique and wow factor ng binibenta mo. Tandaan mga ka-RC, hindi nakikita in person na mga interesado bumili ang binibenta mo. Kaya kailangan isupply mo sa kanila lahat ng kailangan nila malaman. Lagay mo rin sa caption kung paano sila makaka-order at makakabayad para isang post ay alam na nila agad. Huwag rin kalimutan maglagay ng call to action tulad ng buy now o contact us para mainganyo sila mag-message at bumili. At panglabing isa, makipag-usap sa mga customers. Ang malupit na sekreto kung paano kumita sa online shop ay ang pakikipag-usap at pagkilala sa mga interesado at bumili sa iyong online shop. Sa kahit anong interaction o engagement na gawin nila sa shop mo, ay sagutin mo dapat. Kung nagtanong sila by comment, mag-reply ka agad. Kung nag-private message sila sa'yo, sagutin mo rin kung kailan ka pwede. Kung ano man ang tanong o concern nila, ay dapat pakasagot ka. Kung madalas at suki na sila sa online shop mo, all the more na kailangan mo makipag-usap ka sa kanila at kilalanin. Alagaan ang mga loyal customers ng iyong shop. Isa itong paraan para maparamdam sa kanila na mabait at mapagkakatiwalaan kang online seller. At ang panglabing dalawa, humingi ng customer reviews. Kapag may mga bumili at nakasubok na ng iyong produkto, hingan mo sila ng review. Ayon sa study, marami ang naiinganyo bumili lalo na kapag nakita nila na may iba nang sumubok at nagustuhan ang iyong produkto. Paraan ito ng mga interesado na isigurado na kalidad ang binibenta mo. Hinga ng mga dati mong buyers na maikling message tungkol sa produkto na binili nila sa'yo. O kaya naman kung kaya nilang mag-feature or mag-video sila kasama ang binili nila, mas maganda. Then i-post mo sa social media, ito ay para makita ng iba na maraming bumibili sa'yo at nainganyo rin sila na subukan yung mga product mo. Tanghuli, pursue and don't give up. Alam naman natin na mahirap talaga ang kumita sa online shop. Pero sipag, oras at tiyaga lang ay sigurado na magbubunga ang lahat ng iyong sakripisyo at hirap. Sana makatulong ang video na ito kung paano magsimula ng negosyo at kumita ng extra money online para sa pamilya. Good luck mga ka-RC! Hanggang sa muli, God always be with us. See you in another learnings. Thank you.